So what's up? What's up mga parekoy? Kamusta na kayo dyan mga parekoy? I hope na okay lang kayo dyan. Tayo dito, okay lang din naman. Mga parekoy, ngayong araw na to, daily vlog tayo ha. Update ako sa inyo kasi it's been a while. Siguro 1 week and a half akong hindi nakapag-upload ng mga videos natin. That's from sa NBA cards perspective natin or even dun sa guitar tutorial actually natin. Very, very, way, way, way long. So, ngayon mga parekoy, ngayong araw na to, ito yung first snowstorm dito sa Boston. So, pakita ko sa inyo kung gaano ka crazy yung storm dito ngayon, okay? Sabi nila, mataas daw ngayon yung magiging snow natin. So, I'll show you. Okay, so kung makikita nyo, ayan, si Manong. Okay? Puro snow na siya mga parekoy. Kita tayo sa kabilang side. Ito ngayon ang itsura dito sa labas ng building. So yung puno, puting-puti. Actually marami na yang ano, kasi isang buong araw mahigit na magkakaroon ng snow. So, ibig sabihin, kagabi, nag-start na sila dyan. Kung hindi to city, kung hindi to pinaplow maigi, yan ay siguro ano na yan. Gatuhod na siguro yan, mga parekoy. Kasi kung mapapansin nyo, doon banda, yan. Actually, hindi na siya masyado makita eh. Pero, isang tambak na yan ng ano, ng snow. Okay? So makikita nyo, mataas talaga yan. Yan tambak na yan, mukhang aabot na hanggang ano yan. Hips na siguro yan, yung tinambak na yan. Pero grabe, tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ngayon. Okay? Tuloy-tuloy pa rin siya. At tuloy-tuloy rin silang nagpa-plow dito. So ganyan nila ginagawa yan. Yan. Okay, so ngayon makikita nyo, kiniklean nila yung ano, yung sidewalk para sa mga tao na maging safe sila pag naglalakad. Ngayon makikita nyo, may ibang mga machine na yung snow na makukuha nila dyan pupunta dun sa road. Ngayon ang tanong nyo, eh paano naman yung sasakyan na dadaan? So eventually may mga truck dito na dadaan dyan para linisin yung road natin na yan. May mga truck na merong parang dump truck sila or hindi, ano bang tawag dito, hinahawi nila yung snow. Okay, tapos meron din silang salt. Salt ang ginagamit dito sa Amerika para matunaw ang mga snow. Okay? So siguro mamaya-maya papasadahan 'yan dahil nga tuloy-tuloy yung snow, mabilis mag-accumulate ng snow sa lupa. Pero kanina, tuloy-tuloy naman 'yan. Okay? So ang delikado kunyari 'yan, downhill 'yan, yung lugar na 'yan. Pag hindi maganda at hindi condition yung kotse mo rito, pwede ka mag-slide diyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 'yan. Ayun oh. Tapos yung sa likod niya na yun, kala nyo lupa, ano yan, salt yan. Tapos pwede siya magbigay ng salt sa ilalim para matunaw yung, ano, yung mga snow. Okay? Okay? Ayan, kung papansin nyo ulit dito, balik tayo dito. Ayan. So, kanina nakita nyo dumaan yung, ano, ito na naman yung sumunod. May panibago na naman truck dyan na dadaan. Ayan. Okay. So ngayon mga parekoy, ano tayo? Update tayo sa mga nangyayari. Naging busy tayo dahil alam nyo na, school. Itong semester na to ay very stressful sa akin kasi ang tinake ko ngayon, actually dalawa lang yung klase ko ngayon. Isang managerial statistics tsaka isang macroeconomics. So, okay na tayo dun lahat. Nakapag-test na tayo. Actually, sa macroeconomics ako medyo nahirapan kasi yung teacher ko is ito yung mga teacher na pag nagturo sila sa'yo, maganda naman yung catch up everything na tinuro nila. Pero pagdating sa test, they're gonna put questions na hindi nyo naman pinag-aralan. Or pinag-aralan nyo pero hindi siya kasama dun sa mga tinalakay nyo na mga questions. So, well, for them, they said that you're gonna think outside the box. Pero for me, it's the best way as a teacher na ituro mo yung bawat paikot-ikot ng subject and then teach them kung meron silang natutunan sa mga kinuwento mo or sa mga tinuro mo. Kasi kung wala, then dun malalaman na talaga nag-aral yung bata or yung estudyante.
Pero kung nagturo ka, tapos itetest mo sila sa different na approach mo sa test, na hindi naman tinuro sa klase mo, oh, that's a different story. So, yeah, ganyan yung sa atin eh. Ganyan yung nakalakihan natin sa Pilipinas, yung mga ganyan yung tipong, ang pinag-usapan nyo, ang mga example nyo is sine cosine. Tapos pagdating sa test, ang ibibigay sa yung question, find tangent. Yung mga ganyan tipo, yung bigla na lang, what? Hindi ko alam yan ah. Pero anyway mga pare ko, tapos na tayo. Yes, sa wakas, tapos na tayo. So kagaya ng sabi ko sa inyo, medyo na-delay tayo. Kikwento, pagkikwentuhan natin at magkakaroon tayo ng time para silipin natin yung NBA card world. Lalong-lalo na ngayon mga pare ko, yung nag-start ng NBA natin. Yes, nag-start na sila maglaro. So ibig sabihin, marami mga prospect. At ano ba ang mga gagawin natin sa mga cards natin from last year? At ano ba yung mga cards na pwede nating i-bet for this year? Okay? Bukod dyan mga pare ko, update ko rin sa'yo, sa inyo, mag-start na tayong mag-guitar tutorial ulit at mga guitar tips ko. I'm planning to teach some of the new songs, OPM songs, na makikita nyo rito sa channel natin at also makikita nyo rin yan sa Daddy Guitarist PH. So kung matatandaan nyo, we have another channel, si Daddy Guitarist PH, which andun lahat ng mga guitar tutorial natin. Kung gusto nyo ng mga simpleng guitar tutorial or shorter version, dahil dito sa atin, kay Pare ko in Boston, ang itinuturo ko rito is yung tipong kunyaring magko-cover kayo ng isang song, tapos sa banda, may banda kayo, gusto nyo malaman yung from intro hanggang outro nung kanta, yun yung tinuturo ko, yung full length, kaya medyo mahaba-haba. Pagdating kay Daddy Guitars PH, ituturo ko lang sa inyo paano ba yung intro, paano ba yung stanza and chorus, and then bridge. Kasi yung iba doon is nauulit-ulit lang naman. So, simplicity kay Daddy Guitarist PH, full lesson dito naman kay Parekoy in Boston. Bukod dyan mga Parekoy, magbibigay din ako sa inyo ng mga tips sa guitar tips. Like for example, paano ba gumamit ng effects? Ano ba ang pagkasunod-sunod ng pag gusto mag-build ng mga pedal boards? Yung mga ganyan mga bagay. So I'm really excited for this first quarter na darating. Dahil marami tayong time para gawin yan. So, pinag-iisipan ko kung mag-take ako ng few classes again. Siguro isang klase para hindi tayo masyadong loaded. Para magkaroon tayo ng time to, yeah, share ko yung mga knowledge, yung mga hobbies, and mga bagay-bagay sa buhay natin. Okay? So, yun lang mga pare ko. Maliit lang tong ano, or maiksi lang tong vlog natin. I just wanna say, hi, I'm back again, at hopefully na magpatuloy po kayo sa pag-subscribe at sa pag-suporta sa channel natin na to. Another thing pala, dito sa pangyayari dito sa bahay. So dahil napaka-busy ko ngayong fourth quarter na to, or even dito sa December na to, napaka-gulo ng bahay, napaka-messy talaga ng bahay mga pare ko. So wala tayong ibang gagawin for preparation sa Christmas, kundi maglinis ng bahay at make sure na pagdating ng Pasko or yung week ng Pasko, it's comfy, it's a place where you can relax at yun, enjoy yung Pasko, okay? Another thing mga pare ko, update ko sa inyo, nasira si black car natin ulit. Yun, isa rin nga pala yan sa mga problema, kaya stress na stress ako nung last time. Nasira si black car. So ngayon, ang story kay black car, marami na siyang dapat ayusin dahil maraming mga code na nakita dun sa computer box niya na mali. So ngayon, nung ipinunta ko siya sa isang mekaniko, nakipag-meet ako sa kanya sa Quincy, like mga 20 to 30 minutes away from here, eventually hindi na niya inayos kasi binigyan niya ako ng option kung ayusin or ibenta na lang and then buy a brand new one. So for that, at that time, I'm really confused kung ano yung gagawin ko, especially meron pa tayong mga finals and everything. So very stressful ng time na yun. Pero eventually, napag-isip-isip ko na if I'm gonna sell it sa junkyard, can you imagine a Montero or Pajero dyan, third generation, kukunin lang ng junkyard ng $300. $300 is parang 15,000 pesos para sa Pajero. Can you imagine that mga pare ko? So, hindi yun ang naging ruta ko. So, sabi ko, ayusin ko na lang mag-isa. So, ang gagawin ko lang naman kasi, papalitan ko yung mga rotors niya, tapos, i-check ko yung ABS sensor niya. Tapos magpapalit ako ng auto sensor. Tapos papalit ako rin yung accumulator nung kotse ko.
and isang PC boot yata yun. So, yun yung magiging project ko rin ngayon, mga parekoy. Kaya busy rin ako ngayong year na to. Hopefully, makomplete ko lahat yun para ready na kami next year at sa full winter na to. Okay? So, yun lang mga parekoy. Naging busy lang tayo sa buhay-buhay and I hope na naiintindihan nyo yan. Okay? So, just updating you guys kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin and what you can expect sa mga next vlog natin. So, mga parekoy, maraming salamat sa panonood, pakikinig, at kita-kits tayo next time. Huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-comment down below, at mag-subscribe. Mga parekoy, think positive palagi tayo. Maraming mga bagay na mag-down sa'yo sa buhay, pero as long na meron tayong pananampalataya at positive tayo mag-isip, we can all overcome yung mga trials na meron tayo. Totoo mga parekoy na ang 2020 ay naging mahirap para sa lahat. Okay? Hindi lahat naging masaya ang outcome. Marami rin namang mga naging blessing ang 2020. Pero I think all in all, naging isang malupit na panaginip or nightmare ang 2020. Hopefully, continue nyo lang yung pagiging positive nyo sa pananaw sa buhay and malalampasan natin to. And we are ready for 2021. I hope na maging maayos ang lahat. Okay? So mga parekoy, kita-kits tayo ulit next time.